Welcome sa Invested. So today, pag-uusapan natin ang paparating na dividendo ng Globe Telecom Incorporated. So pag-uusapan natin dito kung gaano kahalaga yung dividend na binibigay ng Globe sa kanilang mga shareholders over the long run. And also, kung naghahanap ka ng company na nagbibigay ng dividend every quarter, itong video na to ay para sa'yo. So kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan niyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? So kunting information lang muna tayo sa Globe Telecom Incorporated. Provides telecommunication services to individual customers, small and medium-sized businesses, and corporate and enterprise clients in the Philippines. So naglabas na ng third quarter result itong Globe Telecom. Mapapansin natin dito yung kanilang revenue na nakuha ngayong third quarter ay nasa 41.6 billion pesos. Tumaas yung kanilang revenue ng 1.9% compared to the same quarter last year. Now, yung kanilang net income ngayon ay nasa 4.91 billion pesos. Tumaas ng 16% yung kanilang net income compared to the same quarter also last year. Yung profit margin din also ng company ay nasa 12% ngayon, up from 10% in the same quarter last year. Yung comparison natin sa earnings per share din, nakikita natin dito na tumaas yung earnings per share ng company ngayong third quarter. Overall, the company reported strong third quarter result with improved earnings, revenue, and also profit margins. So ito naman yung long-term returns ni Globe. Mapapansin natin dito, or dito na rin tayo mag-focus guys, from 1-year return onwards, yung kanilang capital gain sa loob ng isang taon ay nasa 72.9%. In 3 years, nasa 77.7%. In 5 years, return na nasa 142.2%. Now, kung sasama natin dito yung dividend nila, mag-iiba na ang usapan natin. Mapapansin natin dito in 1-year return, nasa 80.3% yung return ng company. Merong additional na 7.4%. In 3 years return na nasa 104.7%, merong additional return na 27%. And in 5 years return, nakikita natin dito na nasa 207.4%. na mayroong additional return na 65%. So mapapansin natin dito sa comparison ng industries and market, laging nabibit also ng Globe yung kanilang industries and market over the long run. Okay guys, so kung long-term investor ka ng Globe, so pakishare naman sa baba kung ano yung experience mo dito sa Globe, okay? Ito naman yung dividend history ni Globe. Mapapansin natin dito from 2017, 2018, 2019, 2020, and until now, every quarter sila nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. Walang palya yan. Yung kanilang upcoming dividend ngayon, at ibibigay nila na dividend per share ay nasa 27 pesos dividend per share. Okay guys, so kung ikaw ay long-term investor at dividend investor, kung naghahanap ka ng passive income, you can consider this company. Imagine mo every quarter may dumarating na dividend sa iyong account. So that's a good and positive sign na passive investment. So ito naman yung long-term dividend history ni Globe. Mapapansin natin dito yung kanilang dividend yield na binibigay noong 2011 ay nasa 8.6% per year and dividend per share na nasa 71 peso dividend per share per year. And fast forward guys, today, yung kanilang dividend yield na binibigay ay nasa 3.1% per year and dividend per share ay nasa 108 pesos dividend per share per year. Napapansin natin dito for the past 10 years, nag-grow yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholder. That's a very good and positive sign para sa mga investor nitong company. Now, yung forecast ng mga analyst dito sa dividend per share ng Globe in 2023 ay nasa 110.24 pesos per share. So, dito nakikita natin na mag-grow pa kahit papano yung dividend na ibibigay ng Globe ayon sa forecast ng mga analyst.
kaya pang masustain ng Globe yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders ngayon? So dito natin siya makikita guys sa current payout ratio. Dito nakikita natin na nasa 74% yung kanilang payout ratio ngayon. So meaning nito, 74% na kanilang earnings ay binibigay nila sa kanilang mga shareholders. And yung the rest, retained earning na nila. No? Kung anong gusto nilang gawin sa kanilang retained earnings, pang-improve na kanilang business or whatever they do. No? Dito nakikita natin na walang problema ang Globe sa pagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. Now, yung future outlook naman sa payout ratio ng company, nakikita natin dito sa in 2024 na forecast ng mga analysts sa payout ratio ng Globe, mapapansin natin dito na sa 69% yung payout ratio na posibleng maibigay ng Globe sa kanilang mga shareholders. So dito nakikita natin na very optimistic yung forecast ng mga analysts sa payout ratio ng Globe. So ibig lang sabihin nito, kung continuous na mag-grow itong Globe, no? Ayon sa forecast ng mga analyst dito sa Globe. So para makatanggap ka naman ng upcoming dividend ni Globe, so kailangan mo lang maging part owner o shareholders ng company in the next coming 4 days to receive the upcoming dividend. So yung ex-dividend date ni Globe ay sa November 22, 2021 and yung dividend pay date ay sa December 10, 2021. As of 2020, ito yung revenue breakdown ng Globe. Mapapansin natin dito yung may pinakamalaki nagko-contribute ng kanilang revenue ay ang mobile communication services, 71.7% nagagaling dyan. Susundan, wireline communication services, 27.4% nagagaling dyan. And others na nasa 0.9%. Okay guys, so nandito tayo sa revenue and net income history and also yung forecast ng mga analyst sa Globe Telecom. So mapapansin natin dito guys, over the past 5 years, talagang nag-grow yung kanilang revenue and likewise sa kanilang net income. Bumaba lang ng bahagay yung kanilang revenue and net income noong 2020, but yung projection ng mga analysts sa revenue ng Globe ay nasa 182.3 billion pesos in 2023 forecast and yung net income forecast naman ay nasa 23.4 billion pesos in 2023. So yung forecast annual earnings growth ng mga analyst dito sa Globe ay nasa 3.5%. So dito tayo sa sector comparison. So dito tayo mag-focus sa telecom kung saan kabilang ang Globe. Mapapansin natin dito, current PE ratio ng telecom ay nasa 42 times PE ratio while yung ating merkado ay nasa around 14 times PE ratio. Dito nakikita natin na overvalue ang telecom sectors compared sa ating merkado. And also yung forecast ng mga analysts sa telecom sectors ay nasa 9.27%. Dito mas sa returns ng telecom sectors, mapapansin natin sa loob ng isang taon, nag-grow yung telecom sectors ng 54.16%. And sa loob naman ng limang taon, nag-grow yun naman yung telecom sectors ng 65.27%. So hanggang dito na lang muna guys yung pagre-review natin sa paparating na dividendo ng Globe. So ikaw, anong opinion mo dito sa dividendo ng Globe? Kung ikaw ay investor ng company, happy ka ba sa nakukuha mong dividendo sa Globe? Kung potential investor ka naman ng Globe, willing ka bang mag-invest ngayon sa Globe? So paki-comment naman sa baba at labis kong ma-appreciate iyan. So maraming salamat sa suporta nyo sa ating channel and this is Pesi Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesi Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.